there's a clean slate, walang chance na for anyone magkumpara. Kaya may tapos yung ano mo, yung contact mo just with your ano, former management? Last year lang. So actually sabay nun yung pag, right after natapos yung partnership namin with the Damias, I spoke to them already, nagpaalam na ako kay Mama Lechay, and then not long after that, kinontak ko na rin yung Crown Artist Management kasi actually I asked direct Gino first, sabi ko, kumusta dyan? Direct, okay ba? Para baka pasok ba ako sa culture ng company? And then after sharing this experience sa akin, doon ako tumawag kay ang in-approach ko muna si Rambo kasi nihiya ako mag-approach kay Madge. Siyempre, the same kami ng ginagawa, di ba? Acting and performing. So, I wanna make sure na ma-address ko yung talagang concerns ko at wala akong malap. So, para walang masyadong bahid ng intimidation or hiya, I called Rambo and that's when we all began. And then, yun, sobrang maayos yung transition na from ano lang, mid project lang, no? So medyo may mga hahabulin ka, pero at the end of the day, napakaganda ng relationship ko with my new management pati rin si Mama Betchay, kasi hanggang ngayon nagchichismisan pa rin kami ni Mama Betchay about everything under the sun, and actually we just caught up a few days ago. So yun yung maganda, nasa magandang at maayos na transition paglipat ng at si Madge, yung isip mo na maging lipatan mo after kay Mama Betchay? Why her? Siguro kasi kabisado niya yung ginagawa ko. So alam kong may isip niya na bago ko pa kailangan isipin yung kailangan kong i-amplify kung sa pag-promote ko sa sarili, no, yung itsura ko or yung acting ko or kailangan pa ng trabaho sa output ng digital, yung mga ganong bagay. Since hasang-hasana siya at nauna na siya, alam kong mas matutulungan niya ako sa ganong bagay. And paired with the business minds of the rest of the Crown management team, walang tapon. Kumbaga, alam ko lahat na tatanong ko at ma-address. So, and bago, so I felt like there's a clean slate, walang chance na for anyone magkumpara. Kasi we're starting clean and from ground zero up, diba? So, just after the world premieres, tapos sabi mo nga nasubukan mo yung set ko for your next project, kung magbibigla ka ng teleserye, ano naman yung gusto mo? Willing to explore. Super willing to explore kasi yun nga, in my first 10 years, puro drama yung talaga yung na-highlight sa akin. Pero gusto ko naman magpakita yung range ko na kahit anong genre, kahit pasupin. And I feel kasi andun na yung light rom-com nung simula ng The World Between Us. But, you know, as all series usually go, it becomes very dramatic. So, sana makahanap din tayo na patuloy-tuloy hanggang sa dulo yung pagka-rom-com niya. We enjoy yung mga ibang short series. So, try din ako mag-guest in other shows na pwedeng nasubukan ko din yun. Like, for example, Bubble Gang, yung mga ganong classic shows. Baka doon muna kami mag-try, you know, test the waters, kumbaga, para kung sino din makita nila kung talaga ako magaling or nakakapag-deliver. Para hindi naman sa makagad full-blown na teleserye na rom-com tapos di pala match. Sayang ang investment sa akin as an actor. So, yun, waiting to see. Mag-audition naman game din for that. So, yeah.